Bueno, pagkatapos po o kasabay ng kick-off campaign ng Robredo Pangilinan o Lenny Kiko Tandem doon sa Naga City, mga kaibigan, yan po ay sinabayan ng iba't ibang aktibidad dito sa bansa at sa labas ng bansa. Katunayan, doon sa mismo sa Ilocos, ha, mga kaibigan, na sinasabi nilang, ano raw, ano yan? Solid North. Walang Solid North. Akala nila, simulat sa pool, Solid North. Yung Solid North, ipinanganak yan, inimbento yan ng mga congressman noong panahon ni Mrs. Aquino. Siyempre, mga Norte, sip-sip kay Marcos yan eh, di ba? Oh, eh para makabuo sila ng bloke, di ba dyan sa kamera may bloke ng Makabayan Block, di ba? Ito yung mga nagpapakilalang Makabayan, nationalist. Oh, sila yon, Block yan, di ba? Nung araw nga eh, meron pa dyan yung parang mga bagets. Yung sila Chish Escudero, si Migs Mahilig Subi Ri. Kaya maraming pera yan si Migs eh. Kasi ano yan, ang apelid niya, Subi. Ha? Ri. Mga kaibigan, oh. Sino pa? Ha? Yan si Matt na pudpud ang uso kay Gloria Defensor. Lakas ng loob nito, no? Sa kabila ng napakabaho ng mga track record nito si Defensor, akalain ninyo, sagupain si Joy Belmonte. Mga kaibigan, oh. Ayan, ha? Nauspod ang ano niyan eh, ang uso niyan. Tatandaan niyo ba? Napupudpud. Ewan ko ano ginagawa niya kay Gloria. Mga kaibigan, oh. Ngayon, ang mga Ilocano sa Ilocos Sur, ha? Ay sinusuportahan nila. Isang malaking alyansa ito ng mga Ilocano na sumusuporta kay Vice President Lenny Robredo. At kanilang pinagbasihan yung katangi-tanging katapangan. Ha? At hindi matutularang kakayahan pagdating sa public service ni Vice President Lenny Robredo. Wala ho yun. Inimbento lang yung Solid North sa Congress. Panahon ni Dibola de Venecia, di ba? Si Dibola, eh, ano yan eh? North yan eh, di ba? Kaya inorganisa niya yung mga taga-North para maging speaker din siya, di ba? Pero pagdating sa butante, hindi. Wala yun. Sa actual, wala yun. Mga kaibigan, 13 grupo po ito. Pinangungunahan ng local chapters ng Robredo People's Council, isang bayan. And dapat si Lenny, yan mga kasali yan, yung mga grupo na yan, na sumama sa Grand People's Campaign Rally para kay Robredo at Pangilinan. Sa pinagsama-sama nilang pahayag, ang sabi ng mga grupong ito, sinusuportahan nila ang pagtakbo ni Lenny dahil sa kanyang integrity, capacity, and credibility. Yan yung wala sila isko eh. Kaya ano man ang sabihin mo, paano ka magsasalita? Nagsasalita ka laban sa korupsyon, maliban sa'yo. Ha? Pag iba ang korup, masama. Pagka ikaw ang korup, hindi masama. Mga kaibigan, ganun yun eh. Hindi mo'y sinasali. Oh, ngayon, ang sabi nila, si Robredo ay karapat-dapat na siyang mamuno ng ating bansa.
nagpakita, nakapagpakita na ng kanyang ng kanyang kakayahan, kasanayan sa pagpapatupad ng poverty eradication programs. Yung pagpapaangat sa buhay ng mga walang-wala, di ba? She has the vision of gobyernong tapat, angat buhay lahat. Eh, kanina nga lang, di ba binabanggit natin yung isang project niya doon sa Bicol na sinasabing nadaanan kanina ni Vice President Robredo na siya nagpatayo nung isang village, di ba? Para sa mga nasalanta ng ilang magkakasunod na bagyo. Oh, yan ang sabi nitong mga Ilocano, ha, sa Ilocos Sur. Nakita ninyo, pag gumalaw ang tadhana, doon sa mga lugar na nagahari ang warlord, political warlord. Sino ba ang warlord dyan sa Ilocos Sur? Eh si Juan, si Manong Chabit, ha, mga kaibigan. Naika nga po, eh, alam nyo naman, daming pinagdaanan yan, di ba? Na mga starlet. Ultimo yung Miss Universe, gusto pang chancingan eh, di ba? Nagtutulog-tulogan eh. Tapos gusto niya matumba, doon sa katawan ng ano, Miss Universe. Merong video yun eh, di ba? Tulog-tulogan siya oh. Si Catriona Gray ba yun? Ha? Mga kaibigan, eh. Gusto niyang daganan eh. Ay, nako. Yan, political warlord. Pero itong ating mga kababayan ngayon, hindi mo na ma-predict. Diba? Nagpapakita na sila ng kanilang ma-exercise yung kanilang karapatan, kapangyarihan sa panahon ng eleksyon. Yan ang nakakatakot, mga kaibigan, para sa mga kalaban ni Vice President Lenny Robredo. Diba? O, dyan lang ba sa Ilocos, meron ganyan? Ang sabi nila, in one voice, we proclaim our unwavering support for VP Lenny in her bid for the presidency. It is our most earnest desire and clamor that Vice President Lenny be the President of the Republic of the Philippines. Ayun. We choose VP Lenny and her running mate, Senator Kiko, because we want leaders who have the courage to fight for truth, honesty, and integrity at a time of widespread lying, deceit, and corruption. Ayan, ha? To support VP Lenny or another candidate other than the one traditionally supported by Ilocanja is considered traitorous. But to remain silent in the face of blatant corruption and deceit is disservice to the whole country. Ang sabi nila, pag tinagalog mo yan, di ba? Ang suportahan mo sa si Lenny at ang ibang kandidato, maliban sa tradisyon na sinusuportahan sa Ilocanja, eh, yung mga Ilocano, di ba? Is considered traitorous. Itinuturing anyang kataraydoran. Ha? Pero, ang sabi nila, ang mamalagi kang tahimik sa harap ng lantarang katiwalian at mga panlilin lang, yan ay napakalaking kasalanan sa buong bayan. Sa Visayas naman po, mga kaibigan, ay meron ding
inilunsad na kahiwalay na kampanya para kay sa presidential bet kay ano ito kay Lenny sa Cebu 30 miyembro ng multi-sectoral group, 30 miyembro ng multi-sectoral group na Subuanon por Lenny Kiko ang nagtipon sa kanilang campaign headquarters para kay Lenny at Kiko Pangilinan sa Ramos Street, Cebu City. At nagsagawa sila ng libreng legal and health services. Isa sa mga lumutang doon ay si dating Cebu Mayor Tomas Osmeña, ang leader ng Bando Osmeña Pundok Kauswagan, isang kilalang kaibigan ni dating Secretary Jesse Robredo. Why I'm supporting Lenny? Sabi niya, because what is at stake is what is good for this country. Ang nakataya na rito, ang nakasalalay na rito, kung ano makabubuti para sa bansa. Lenny is a decent person. Si Lenny ay isang decenting tao. I have reservations about all the leaders because no one is perfect. But if we have to choose, integrity is one of them. Tama naman yun, mga kaibigan. Kasi ang ating pagboto sa ating iboboto, hindi ho tayo pumipili ng anghel. Hindi ho ba? Hindi naman anghel ang iboboto natin eh. Tao rin ang iboboto natin. Hindi anghel na galing sa langit, mga kaibigan. Pero may pamantayan tayo, di ba? Hindi nangangahulugang tao ito, wala nang pamantayan. Isa doon yung tayo rin ang kauna-unahang nagsabi niyan sa radyo sa isa sa mga katangian kung bakit gusto natin si Vice President Robredo, yung pagkakaroon niya ng integridad, mga kaibigan. There are worthy candidates also. I like Manny Pacquiao. I like Ping Lacson. Bongbong Marcos is the worst. Gusto niya rin daw si Pacquiao at si Ping Lacson. Pero si Bongbong pinakamalala at si Sara ay tulad ng kasinsama ng kanyang ama. Ito totoo naman yun eh. Ano ba nagawa ni Sara bukod sa nakasapak ng sheriff, mga kaibigan? Ano ba nagawa niya? Naging anak lang ni Digong nyo, presidentiable na. Susmar Joseph, o vice presidentiable na. Eww, kadiri kayo. Bueno, yan, sa Cebu, meron pa rin sa Aklan, sa district, sa Molo district, sa Iloilo City. Magkakasabayan, o magkakahiwalayan na isinabay ngayong araw na ito. Nagsagawa sila at meron pa sa abroad eh. Bueno, mga kaibigan, ho, track record ang pinaka niyan. Pangunahin talaga. Napatunayan na sa mga naipakita at nagawa. Yung iba kasi, bakit ka makikipagsapalaran katulad ni Isko, di ba? Meron pa nga rito eh. Ano sinasabi ni ni Congresswoman Sandy Ocampo ng 6th District of Manila. Ito, iparinig mo nga yung sinabi ni Congresswoman Sandy Ocampo tungkol kay Isko, ha? Wala kang video. Hindi bali, bukas na lang, ha? Total, medyo wala na tayong oras eh. Pangako pa lang,
Pag pinangako, sawa na tayo dyan eh, di ba? Walang garantya yan, tutuparin, naku po. Pag hindi tinupad, di nakipagsapalaran ka. Pag hindi tumupad sa naipangako, ang masaklap, ang sasabihin niyan eh, eh tamad kasi kayo eh. Di ba? Kaya hindi kayo umunlad eh. Pinangakuan ka, iaahong ka. Oh, hindi katulad ni Robredo, mga kaibigan, yung talagang tinutulungan yung mga akwa natin, nangangailangan natin mga kababayan, di ba? Tulad yung sa Bicol, sa Marawi, ah, sa Zamboanga, oh, na mga nawala ng bahay, mga kaibigan. Eh talagang pinatayuan ng bahay, di ba? Yung yun ngang nakalap niyang pondo eh, hindi kamukha ni Isko, binulse eh. Mga kaibigan eh, si Vice President Robredo eh, yung nalikom niyang pondo na nag-chip in, ang marami nag-donation sa kanya para ipanlaban niya sa protesta ni Narcos Jr. Eh hindi naman pala tinatanggap ng Comulec pagka ikaw ay yung pera nang galing daw sa contribution, hindi pwede. O, ano ginawa? Binulsa ba niya yun? Hindi. Ginawa niya, ipinagpatayo niya ng mga bahay. Ha? Yan. Ang isa-isip niyo, masaklap yan. Binoto mo, kamukha ng ginawa nitong si Digong niyo, di ba? Ano-ano pinangako sa mahihirap, mga kaibigan. O, nung hindi matupad, ano sabi ng mga troll nila? Eh, tamad kasi kayo. Para ka umasenso, magtrabaho kayo. Mga kaibigan, oh, mga luko-luko itong mga taong ito. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sonny Trillanes, kilala natin bilang matapang at walang takot na lumalaban sa mga pagmamalabis sa gobyerno. Mapapresidente o mga kilalang pangalan sa politika, tumindig siya para panagutin ang tiwali, kahit pa siya ay makulong. Kaya naman nung naupo siyang senador noong 2007, ang isinabatas niya mga panukalang magre-reforma sa pamahalaan at tutulong sa ating mga kababayan. Noong 2019, bago matapos ang termino niya, pinarangalan siya ng Senado bilang most productive senator dahil siya ang may pinakamaraming naisabatas na national bills bilang principal author at principal sponsor. Maliban pa ito sa mga natulungan niya sa mga programa niya tulad ng medical assistance and scholarship programs. Ngayon tumatakbo siya para makabalik sa Senado. Tiwala akong ipagpapatuloy niya ang nasimulan niyang mga advokasya. Ang anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, at peace and order. Kailangan natin ng kakampi sa Senado na di lang tutulong sa pagsulong ng mga programa natin, nang magbabantay sa mga susubok na magmalabis sa kapangyarihan, nang sisigurong mananagot ang umaabuso at nagsadlak sa atin sa mga problemang hinaharap natin ngayon. Ang bantay ng ating bayan, Senator Sonny Trillanes. Magandang araw po sa inyo lahat. Binabati ko po ang mga viewers at listeners ng Lapid Fire ni Mr. Percy Lapid dito po sa DWBL. Pagpatuloy niyo lang po ang pagsubaybay sa kanyang programa at napakarami niyo pong matututunan na iba't ibang mga issue na hinihimay po niya. At ganun din po, nagpapasalamat ako sa pagsuporta at tiwala ninyo sa amin. So, maraming salamat po sa inyo. Thank you.
isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumakit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap?